guys. Okay, guys. What can I do? You're so loving and gentle. Diyan ang mga kabagala. Sige, ganyan na ako dito. Dito nas balay. Sabi ako dito. Dito na lang. Mama, kita power. Kaya sabay na lang sa washing. Power na mo? Ang. Ayun, radyo. Nalagaw ko, ka na. Sandaro. Dito. So hi guys, nakarating lang namin guys, galing sa biyahe. So ngayon, ang dami kong gawain, kasi wala ko tulong na eh. So ang gagawin ko muna, bago ako maglinis at saka magplancha, magbilig muna ako sa aking mga halaman guys. So ipapakita ko sa inyo guys, ang aking aso, ang aming baby Kobe na ginupitan kasi sarado ngayon ang mga pet shop. So, puntahan natin. So, puntahan natin guys ang aking aso, ang aming baby Kobe. Tingnan natin kung ano na nangyari sa kanya. Tayo sa ating mga halaman kasi umuulan pero hindi ito mabasa pag... Ano man? Kids card, bato. Sarado ang pag... Pwede na ako ma-letter, note letter. Ano? Katong word, pambalig ba? T-shirt na lang ako. Ano sa man? Ugma na ba? Sarado ang mga ano? 11 kilo ako. Oh, di pa man 11. Kobe lang ako, diba? May butang pa. Buligwaan na si Kobe. Ko, tapos? So, ayan guys. Hey, si Kobe. Busy kami. Kasi Kobe. Kasi wala ang aking katulong, ang aking brother lang. Si Baby Cubes. Tingnan natin ang ating aso, guys. Hi na, baby! Hello! Dali, 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 dali! Dali! Oh, yan! Dali, 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 dali! I love, love! Ayan guys, oh, pugi na ang aming baby. Pugi na ikaw. Ay, pugi na ang baby naman ay. Oh, ayan ang aming baby pugi, oh. Ayan na. Hindi na makapal ang kanyang mga balahi po guys. Baby. Oh, mamahaman ko. Naghalip yun. So, magbilig muna tayo sa ating mga halaman dito sa loob, guys. Kasi hindi siya nababasa pag nag
pag nagaulan. So, kailangan kasi na mamatay siya eh. Okay. Yung mga halaman ko guys, kinain sa ano guys, kinain siya sa parang kukul. Ayan o, nasisira sa mga dahon o. Kasi kinain siya sa parang kukul. Nasisira. Aking mga saging-saging. Nasisira siya. Sayang. Sayang ang aking mga bumbels. Nasisira. Guys, busy ako ngayon guys kasi wala talaga akong patulong sa bahay. Yung katulong ko eh umalis na. Kaya busy ako kasi yung dalawang anak ko busy din sa kanilang ano, sa kanilang assignment. Dili. Ano ko? So ayan, na-busy ako guys. Kasi yung mga tanong ko, kailangan talaga sila diligan para hindi sila mag-dry at saka mamatay. Sayang naman. Namuhunan ako niyan eh. Sayang pag mamatay ang aking mga plants sa loob.
So, tapos na tayo magdilig, guys. At ngayon, magwalis muna tayo kasi yung kapatid ko ang nagluluto eh. Subuti na lang, nandito ang kapatid ko, guys, kasi kung wala, ako lahat ang gagawa ng gawaing bahay kasi na wala na akong katulong. So mag-isa na naman tayo sa mga gawaing bahay, no? Kasi umalis yung katulong ko. So wala na akong katulong ngayon. And then dina-arrange. Ayan, di-arrange ko lang yung aking mga placemat kasi wala siya natungod. Inipanta yung magkalagay, guys. At ako ay, so, hindi muna siguro ako mag-map bo kasi siguro nang maaga kasi mag-plan siya pa po sa kanilang mga uniform. Asa kaya ito yung uniform? So, ganito ako kabisi, guys. Pag wala akong tulong, my God. Ang dami ko pang... Oh, tingnan nyo, guys, oh. Yan ang mga tinupi ko. So, i-arrange ko muna siya ngayon bago ako makapamlansa. Okay, guys? So, trabahuin ko muna ito, guys. So guys, ang init na, guys, kasi hindi ko pina-aircon dito kasi ang mahal ng kuryente dito, guys, kaya sobrang init dito sa loob. At saka ang dami ko pang ginagawa, oy, dami ko pang inano. Kasi ngayong aking mga anak is busy sa kanilang ano, mga assignments. Ang dami lang assignments, guys. Kaya ako ay nabibusy. Arrange sa aking mga labada. Itong mga ano niya. So, very busy ang aking linya, guys. Yung gumamit na doon na brother ko ang pinaglilinis ko doon sa labas. So, dito sa loob ako ang naglilinis. Bali, apat na CR. So, hindi pa ako nakapaglinis. Diba? So, ilagay ko muna ito sa kwarto sa aking isang anak, guys. Ang kanyang mga damit. Ito ko muna ilagay sa kanyang kwarto. Kasi... Yan, wala pang ilaw. Lagay ko muna dito, guys. So, dito muna. Ay. Ayan. So, i-arrange ko muna yung aking ano. So, ito ang kwarto sa aking second daughter, guys. As usual, hindi ko pa rin na-miss yung mga CR nila. Yung cabinet nila, guys, is so messy. Kasi hindi ko pa nga na-arrange kasi busy talaga din sila sa kanilang study. Pinauna ko muna yung mag-study. Saka na itong arrange-arrange sa kanilang cabinet pag may time na sila. So, yung mga tinupi ko, ako na lang muna ang maglagay dito so sila nang mag-arrange. So, bukas pa ako maglilinis sa bahay. Kasi hold din, nandito ako sa bahay kasi kanina busy ako talaga eh. Isira na natin kasi dumidilim na. So bukas ko na ito i-arrange lahat. Lahat. Ito mga labahin dito eh.
So, punta naman tayo sa isang room. I-off natin ang light. Okay. Dilim na, guys. Punta naman tayo dito, guys. Kasi... Uy! Uy, bangon! Ah, okay, kaan ka? So, dito siya nag-occupy sa kwarto ng kanyang ate. Kasi nga, wala si ate niya nandoon sa Cebu, nag-aaral. So, dito siya nag-occupy. So, ngayon, pani ba? Kiyos ni inaas! Bahala mo, pagsabot mo. So, ngayon, guys, ato talaga ako ay napapagod na talaga, oy. Okay, dito sa aking room, ayan, hindi pa din ako nakapaglinis talaga. So, yung lilinisin ko bukas, ang dami, yung apat na CR, yung apat na kwarto, at saka maglalaba ako, yun ang aking daily routine. Okay, ayan. So, kaming dalawa nag-occupy dito sa kwarto, guys. At saka, okay, mag-eyeglass tayo kasi parang nalilibat na. Parang, uy. So, mag-eyeglass tayo, guys, kasi parang nadudulig. Parang nadudulig na ako, eh. Napapagod talaga ako, uy. Napapagod talaga ako, guys. Yung cabinet ko pa, hindi ko pa nga na-arrange, oh. So, wag nyo na lang muna tingnan kasi hindi pa ako nakapag-arrange sa aking mga cabinet. Ang dami ko pang gagawin. Ang hirap talaga, guys, pag walang katulong. Sobrang hirap. Okay. So, mamaya muna. Pag-plansa muna ako. So, dito ako sa first room. Dito ako sa first room na mamamlansa. Asa ang extension wire? Kailangan ko pa siyang plansyahin. Okay. So, ganito talaga ang aking rule. Diba? Ganito ang rule sa isang full-time mom. Full-time wife. O, diba? I've been working for 9 years sa office. And then, after 9 years, nagre-resign ako, guys. Kasi, umuwi ako dito sa aming hometown. Dito sa Ormoc. Sa Ormoc City. Kasi, tinransfer ko yung mga bata ko dito. Dito na sila nag-aaral. Kaya, ngayon, full-time mom and full-time wife. Diba? So, lahat ng gawaing bahay, ginawa ko, guys. Kasi nga, wala akong katulong dito. Unlike na, nandoon pa kami sa Masbate, kasi nag-o-office nga ako. Walang mag-aalaga sa bahay. Walang magluluto, maglalaba. So, dalawa ang katulong ko doon. Para sa bahay, at saka yung isa, para maghatid sa mga bata sa school. So, ngayon, guys, dito sa Ormoc, wala nang katulong. Wala nang katulong dito, guys. Diba? So, wala na akong katulong dito. Mayroon pa akong plansyahin, guys, nandoon pa sa sampayan. Tingnan ko muna yung brother ko doon kung natapos na pa ulit ba. Madilim na kasi eh. Madilim na. So, tingnan ko muna yung brother ko. Hobby! So, tingnan ko muna yung brother ko doon sa labas. Kasi nandoon siya sa labas, guys. Yung motorsiklo namin sa Masbate, dinala namin dito sa Ormoc. Kasi para may maservice-service kami pag madalian. At saka para makatipid. So, ito yung mga garden ko, guys. Yung mga plants ko dito sa garden. Ayan. At saka andun sa terrace. Ayan. So, yun ang aking trabaho araw-araw. Magdilig sa mga halaman at saka maglinis. Okay, tingnan natin yung aking brother na nag-ihaw ng baboy.
likod. Ayan. Ayan siya, guys. Nakaluto ka na? Papa, ako pa, hindi pa po ko tapos. So, ayan, guys. Dito kami nag-ihaw, guys, kasi hindi pa kami nakagawa ng ihawan doon sa likod. Paypay, ilang na? So, ayan. Busy siya sa kanyang pag-iihaw ng baboy ng meat. At saka hayahay, guys, oh. Masa mo na yung gitanaw? Step up. Hindi namin mabagay na sige kaysa sa sayaw. O, oh, diba, guys? Habang nag-ihaw siya ng ulam namin, ng baboy. Nagkita din siya ng ambot. Ewan ko kung ano yung ano niya. Parang movie yun. So, ayan. So, ito yung ating kapaligiran. O, oh, yan. Highway na yan dyan. Mayroon pa kami malunggay dito, guys. O. Oh. Ayan. Yung isang puno doon. Pinutol na namin kasi naano na siya sa wire sa taas. So, ito na lang ang natira. Busy man sila gistady. Huwag man na lang naligoon. Okay. Okay, guys. Okay, guys. So, ito yung garage namin. Ito. Yung garage. So, tingnan ko muna yung ating pailaw muna tayo. So, ito yung ating kitchen. So, pailawan muna natin doon sa labas, guys. Kasi, kunin ko doon yung mga sinampay. So, ganito ako, guys. Alam nyo ba, guys, na hindi basta-basta yung full-time mom, full-time wife. Kasi, ang daming trabaho, eh. Diba, nakakapagod talaga. No. As in, nakakapagod. So, hindi ko muna kunin yung ibang sinampay ko kasi may atop naman. Yung uniform lang muna ng aking anak para maplancha ko siya. Pa, kasi, yun, madilim na. Madilim na, guys. Ay! Muntik pang nahulo. Okay? So, ito lang muna yung kinuha ko. Uniform. Kasi para maplancha ko siya. Yan. Hindi pa nga ako nakapagbihis eh. Wala pa kanina. Kasi nga sobrang kabisihan ko. So, ayan. Ayan. Okay. So, let's continue. Guys, kakatapos lang natin, guys, sa lahat ng gawain sa bahay. Napapagod ako, guys. Uy, ang daming ano, guys. Napapagod talaga ako. Hindi pa ako nakapagbihis. Magmula pa kanina. Kasi inuna ko muna yung ating mga gawain bahay. So, talagang hindi pa talaga ako nakapagbihis. Mainit. So, mamaya mag-ano tayo, mag-freshen up. Kasi sobrang init talaga. Okay. So, bukas naman natin yun. So, bukas naman natin ipagpatuloy yung ating paglilinis sa bahay. Kasi hindi ko na talaga kaya. At ako ay napapagod na talaga, guys. So, medyo madilim dito sa room. Kasi yung ilaw dun na corner. Kasi hindi nga ako naglalagay ng maraming ilaw, guys. Kasi ang sobrang nga ng mahal dito. Ang kuryente dito sobrang mahal nga. Kaya tipid-tipid naman tayo sa kuryente ngayon. Okay? So, tatapusin na natin yung ating vlog, guys. Kasi, mag-prepare pa ako ng aming dinner sa mga bata. So, tomorrow naman. Thank you for watching my videos, guys. And see you tomorrow.